Sa Facebook page na ito ng Baby Adoption Center in the Philippines, malayang inaanunsyo ang paghahanap ng mga mag-aampon sa mga batang ipapanganak pa lang. Halimbawa sa post na ito ng babaeng 4 na buwang buntis sa Bulacan, nagtatanong siya sa kung sino ang pwedeng umampon sa kaniyang ipapanganak na may lahi raw na Egyptian. Dapat daw ay sasagutin din nila ang kaniyang mga gastusin sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Single mom daw siya at may isa ng anak at hindi na raw niya kayang tustusan ang pangalawa. Ang 5 buwang buntis namang ito sa Tarlac, kambal ang nais ipaampon oras na maipanganak niya raw ito. Nais daw niyang mapaganda ang buhay ng dalawa kaya sana raw sa may kayang pamilya ito mapunta. Wala raw siyang pantustos sa pagbubuntis at panganganak kaya naghahanap siya ng sasagot din dito. Ang iba pang mga post, nagkukwento ng buhay ng isang ampon. May post din na tila mula sa administrator na nagpapaalala laban sa mga scammer at huwag din daw magpapadala ng pera ng basta-basta. Ayon sa DSWD, labag sa batas ang ginagawa ng Baby Adoption Center in the Philippines. Parang trafficking yan eh. Parang binibenta na lang nila yung mga bata. In exchange of money. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang administrator ng Baby Adoption Center in the Philippines. Pero ayon sa electronic response nito, babalikan na lang daw nila sa lalong madaling panahon ang aming pakiusap. Ayon sa DSWD social legal process, ang pag-aampon na dumaraan sa masusing proseso para masigurong mahahanap ang perfect match na magulang sa bata. They are not allowed to choose sino yung baby na i-adopt nila. So we have a child welfare specialist group na ga-assess kung ang mga natingnan ng mga social worker ay tama nga yung couple na na-match nila doon sa bata. And when we say matching, it is based on the needs of the child. Aabot na raw sa 19 na peking Facebook account tungkol sa pagpapaampon ang nadiskubre ng Protective Service Bureau ng DSWD, kabilang ang Baby Adoption Center in the Philippines. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga law enforcement agency para mapigilan ang mga illegal na gawain ito. Ang mga nais daw mag-ampon dapat daw makipag-ugnayan sa DSWD Regional Office o sa Licensed at Accredited Child Placing Agency.